Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Uno. Taong 1981, Balatan, Camarines Sur. Itong mga panahong ito, kasalukuyang nagdadalamhati itong si Uno dahil sa pagkamatay ng kanyang asawa. Halos hindi niya noon maiwasang magtaka sa kadahilanang noong mga nagdaang araw lang, masiglang masigla pa ito. Hindi niya rin yun pinapatrabaho ng mga mabibigat na bagay, gawa ng alam niya sa kanyang sarili na nagdadalang tao ito. Matapos ang lamay nito, pinilit naman niyang ipagpatuloy ang kanyang buhay. Nangungulila man sa kanyang mahal, wala siyang magagawa kundi tiisin ang lahat ng sakit. Sa sobrang sakit ng kanyang kalungkutang dinadala, araw-araw siyang naghahanap ng makakausap sa baryo nila. Halos dumarating na nga noon sa puntong pakiramdam niya na babaliw na siya, gawa ng kapag nag-iisa siya sa kanilang tahanan, nasisipat niya ang kanyang asawang nagtatrabaho. Ilang minuto ang tinatagal nito bago yun tuluyang maglaho. Upang masagot ang mga katanungan noon ni Uno, nagdesisyon siyang bumisita sa isang bantog na albularyo sa baryo nila. Bagaman malayo ang tahanan nito sa sentro, nilaanan niya yon ng oras para makausap. Sa isip-isip niya, ang albularyong yon ang nakakaalam sa mga bagay na kinakailangan niyang gawin na halos ilang araw na din niyang pinag-iisipan. Pakiramdam noon ni Uno, merong isang bagay na kulang sa kanyang sarili na animoy kahit anong gawin niya, hindi niya yon mabuo-buo. Sa pagdating niya sa tahanan ng albularyo, sakto naman noong kakaalis lang ng isang pasyente nito. Pagpasok niya sa loob, agad naman siyang nakilala ng matanda, kung kaya't bahagya muna silang nagkumustahan bago niya ilahad dito ang kanyang pakay. Makalipas lamang ang ilang minuto nang magkaroon na siya ng oras para ilahad ang kanyang hinaing, walang pagdadalawang isip naman niya yung ipinagtapat sa matanda. Mang Depunso, meron sana akong ipapakonsulta sa inyo eh. Alam niyo kasi, magmula noong nawala sa akin ang asawa ko, meron akong isang bagay na hinahanap, subalit hindi ko ito matagpuan. Pakiramdam ko, yon ang bubuo sa buhay ko. Hangad ko sanang tulungan niyo ako. Hirap na ho kasi ako eh. Araw-araw na lang, kalungkutan ang unang bumubungad sa paggising ko. Wika ni Uno sa matanda. Matapos namang marinig nito ang kanyang sinabi, dahan-dahan naman yung umupo sa kanyang tabi habang nananatiling walang imik. Pagtitigan nilang dalawa, seryosong sumagot naman sa kanya ang matanda nang, "Pagtawag yan, Uno. Hindi ko nasasabihin to sa'yo, pero mukha yatang ang kaluluwa mismo ng asawa mo ang humihingi nito. Pasensya ka na. Itinago ko ang tunay na nangyari sa pagkawala ng iyong mag-ina. Biktima sila ng aswang Uno, kaya yun namatay ng biglaan dahil nadakip ng aswang ang puso nito. Hindi naman kita masisisi sapagkat alam kong hindi ka naniniwala sa mga bagay na yan. Pero ngayon pa lang, ako na ang magsasabi sa iyo, tunay ang mga aswang. Gusto mong patunayan, subukan mong pakiramdaman ng mga taong nakapaligid sa'yo. Kapag meron silang kaduda-dudang galaw o gawain, tingnan mo ito nang nakasuot sa iyong dalawang hita ang iyong ulo." Dagdag pa ng matanda na sa ganoong posisyon, mababasag niya ang pagbabalat kayo ng mga aswang. Inabisuhan din siya nitong wag nang maglakas loob pang kumprontahin ang mga nilalang na napansin niyang nagbabago ng anyo gawa nang hindi siya nito sasantuhin. Matapos naman yung marinig ni Uno, tila bang nagkaroon siya ng isang ideya kung papaano maipaghigante ang kanyang asawa. Sa pagtatapos ng kanilang pag-uusap, dali-dali naman siyang bumalik sa kanyang bahay para magpahinga. Ilang oras niyang pinag-isipan ang kanyang gagawin
hanggang sa makumbinsi niya ang kanyang sarili na gumawa ng hakbang para gumante. Sa pagsapit ng takipsilim, seryosong naghahasa noon si Uno ng patalim habang patuloy na iniisip ang memorya nilang mag-asawa. Nang mapagtanto niyang masyado ng matalim ang talibong niya, dahan-dahan naman siyang tumungo sa baryo para maghanap ng mga nilalang na nagbabalat kayo. Bagaman wala siyang tanga na anumang pangontra o lihim na karunungan, hindi yun alintana para sa kanya. Sa isip-isip niya, masyado nang malalim ang galit niya laban sa mga ito para matakot o masindak pa. Habang binabagtas niya ang daan, mayat-maya naman ang pagsalubong niya sa mga kaibigan niyang papauwi pa lamang galing trabaho. Ang iilan sa mga ito, tinanong pa siya kung saan siya tutungo, subalit hindi niya na yon gaanong pinansin. Sa pagdating niya sa lugar na merong mga abandonadong lote, bahagya naman siyang natigilan nang makarinig siya ng kakaibang huni ng mga ibon. Makalipas pa ang ilang minuto, nang makarinig siya ng animoy mga nagsisitakbuhan sa likurang bahagi ng talahib, dahan-dahan naman niya yung nilapitan at maiging pinagmasdan. Pagsilip niya sa lugar na yon, tumambad sa kanya ang mga galang kalabaw na animoy naghahanap ng pwestong matutulugan. Dahil sa kawalan nga niya ng kaalaman pagdating sa mga abilidad ng aswang, kung kaya't ang buong akala niya, totoong hayop talaga ang nasa harapan niya. Maya-maya pa, nang mapagtanto niyang wala doon ang mga nilalang na hinahanap niya, agad naman siyang naglakad patungo sa dulong parte ng baryo. Isipin ninyo, purong lupa pa ang kalsada sa kanila noon, metro-metro ang pagitan ng mga bahay at karaniwang makikita mo mga nagsisitaasang talahib. Hindi rin uso noon ang ilaw sa tabi ng kalsada, kung kaya't pagtungtong pa lamang ng alas 7 ng gabi, sobrang dilim na sa buong paligid. Kapag wala ka talagang dalang kahit isang maliit na sulo, mangangapa ka sa daan. Sa paglagpas niya sa unahang bahagi ng abandonadong lote, doon niya nasilayan ang dalawang lalaking nakaupo sa ilalim ng isang malaking puno. Pagdaan niya sa harap ng mga ito, bigla naman siyang tinawag ng isa na parabang irritable yun sa kanya. Dahil sa kakaibang tono ng pananalita nito, bahagya namang tumigil itong si Uno para pakinggan ang sasabihin ng dalawa. Nakahawak na dinoon ang kanyang kanang kamay sa daladala niyang talibong, gawa ng kung sakali mang hindi magiging maayos ang pag-uusap nila, nakahanda siya. Tagasan ka! Anong ginagawa mo rito? Hindi ba nag-abiso sa'yo ang mga tanod sa baryo? Na wala na dapat ditong dumadaan sa ganitong oras? Tanong ng isang lalaki sa kanya. Matapos naman niyang marinig ang sinabi nito, mas lalo pang uminit ang kanyang tenga, gawa ng bukod sa may mga hinahanap siya, laking abala din para sa kanya ng dalawa. Nang akmang haharap na siya sa mga taong yon, muling pumasok sa kanyang isipan ang paalala ng albularyo sa kanya. Malakas kasi noon ang kutob ni Uno, hindi orihinal na naninirahan sa kanilang lugar ang mga taong kumumpronta sa kanya. Para masigurong hindi yon mga aswang, pasimple naman siyang tumuwad habang nakatalikod sa mga ito na parabang merong kinukuha sa lupa. Pagbungad ng kanyang paningin sa dalawa, laking gulat na lamang niya nang makasilay siya sa likod nito ng animoy mga malalaking buntot ng bayawak. Pagsipat niya sa mga nanlilisik nitong mga mata, pasimple naman siyang tumayo habang kalmadong kinokompronta ang dalawa. Bakit naman bawal, mga kaibigan? Taga dito din naman ako, ah. Tsaka, meron lang akong bibisitahin dyan sa dulo. Kayo ba ang bantay dito? Sagot ni Uno habang nananatiling nakakapit ang kanyang kanang kamay sa hawakan ng talibong. Nang akmang sasagot na ang lalaking kanyang kinakausap, mabilisan naman niyang binunot ang kanyang armas sabay taga sa ulo nito. Dahil sa talim ng kanyang talibong,
kung kaya't dalawang beses niya pang tinadyaka ng dibdib ng nilalang na yon bago tuluyang kumalas ang talim nito. Pagbagsak nito sa lupa, agad naman niyang hinabol ang isa pa nitong kasama at walang habas yung pinagtatataga. Sa sobrang galit noon ni Uno, pinugutan niya pa yon ng ulo at inihiwa-hiwalay ang iba't ibang parte ng katawan nito sa buong lugar. Matapos ang mga pangyayari, nagmamadali naman siyang umuwi nang sa gayoy hindi siya mapaghinalaan ng mga taong naninirahan sa lugar. Pagdating niya noon sa kanyang tahanan, agad naman niyang sinunog ang kanyang sinuot na damit na mayroong bakas ng dugo ng mga nilalang. Habang nagpapahinga noon si Uno, doon niya napagtanto na gumaan ang husto ang kanyang pakiramdam matapos niyang makapatay ng mga aswang. Kinaumagahan, habang natutulog siya, bigla naman siyang napabalikwas nang marinig niyang nagsisigawan ang mga kababaryo niya. Paglabas niya sa kanilang tahanan, bumungad sa kanya ang iilan sa mga ito na pinag-uusapan ang tungkol sa dalawang nilalang na natagpuan nila sa gilid ng daan. Matapos naman yung marinig ni Uno, minabuti niyang ipagsawalang bahala na lamang ang bagay na yon nang sa gayoy mapag-isipan niya ng husto ang mga susunod na hakbang sa kanyang plano. Upang magkaroon pa siya ng dagdag kaalaman ukol sa mga aswang, minabuti niyang muling kumustahin ang albularyo para makahingi ng dagdag na opinyon nito. Naniniwala si Uno, walang tao sa kanilang lugar maliban sa albularyo ang nakakaalam ng totoong kahinaan ng mga aswang. Sa pagdating niya sa bahay nito, halos inabot pa siya ng alas 4 ng hapon kakahintay dahil sa dami ng pasyenteng nagpakonsulta dito. Pagpatak ng alas 5, nang silang dalawa na lamang ang natira sa bahay nito, agad naman yung napangiti sa kanya habang dahan-dahang lumalapit. Mas buhay ka ngayon kumpara noong huli tayong nagkita, Uno. Alam ko ang ginawa mo, kahit hindi mo nasabihin. Alam ko na rin na pupunta ka rito at magtatanong sa mga kahinaan nila, hindi ba? Bungad na wika sa kanya ng albularyo. Oho, marami akong nais malaman tungkol sa kanila. Nasimulan ko na lang din naman ito. Hayaan yung tapusin ko na. Matapang nasagot naman ni Uno sa albularyo. Dahil sa kanyang naging sagot, kung kaya't minabuti nilang ipagpatuloy ang kanilang usapan sa loob ng bahay nito. Habang nagkakape sila noon ng albularyo, doon na nito dahan-dahang ibinahagi sa kanya ang mga kinakailangan niyang malaman sa mga aswang ukol sa kahinaan at sa kalakasan nito. Ayon sa matanda na, maraming uri ng aswang ang naninirahan sa kanilang lugar. Kalimitan sa mga ito, nasa kaanyuan ng hayop tuwing gabi. Hindi naman mahirap na malaman na isang aswang ang hayop gawa ng nagtataglayo ng mga katangiang hindi mo nakikita sa orihinal na hayop na pinaggayahan ito ng anyo. Dagdag pa ng albularyo, bukod sa hindi pangkaraniwang lakas ng mga ito, kinakailangan niya ding mag-ingat sa tigal pong iniiihip ng mga aswang sa hangin sa tuwing nakakaramdam yon ng panganib. Mag-ingat din siya sa mga tagapagmasid nito, lalong-lalo na sa mga alaga nitong engkanto na may kakayahang manligaw ng mga ordinaryong tao. Matapos itong mailahad sa kanya ng albularyo, agad naman itong tinalakay ang mga karaniwang pangontra laban sa mga aswang. Ayon sa matanda, nakapag-aalis siya para pumatay ng mga ito, kinakailangan niyang magdala ng sangkap na madalas makita sa kanyang pamamahay. Hindi niya yun dadalhin dahil sa mahina siya, bagkus ay dadalhin niya ito bilang pangalawang depensa. Nang mailahad na ng albularyo ang lahat ng bagay na kinakailangan niyang malaman, mariin naman itong nanindigan sa kanya na hindi madaling magapi ang mga aswang. Huwag ka sanang magalit sa amin, Uno, kung wala kaming ginagawa para masugpo ang kanilang lahi. Alam mo kasi, may mga kasunduan din kaming pinapangalagaan
para patuloy na mapanatili ang kapayapaan. Ang balanse ng kabutihan at kasamaan sa ating lugar ang nagtataboy ng digmaan at hindi pagkakaunawaan. Isipin mo kung anong mangyayari kung lumaganap ang laban sa pagitan ng ating mga panig. Sinong magiging kalunos-lunos? Hindi ba't ang mga ordinaryong katulad mong walang laban? Paliwanag ng albularyo kung bakit hindi sila gumagawa ng hakbang para masugpo ang mga ito. Mariin din itong inilahad sa kanya, binubuo ng iba't ibang uri ng gabunan ang bawat pamilya ng mga aswang na naninirahan sa kanilang lugar. May mga ginagawa naman silang hakbang para maitaboy ang mga ito, pero hindi yun sapat gawa ng wala silang ideya kung kailan o kung saan aatake ang mga ito. Yon ang dahilan kung bakit walang nakatunog sa pagkamatay ng mag-ina ni Uno. Dahil sa sinabi nito, mas lalo namang tumindi ang kanyang galit sa mga aswang. Hindi niya rin binalingan ng puot ang albularyo, gawa ng alam niya sa kanyang sarili, ginagawa lamang nito ang makabubuti para sa nakararami. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, hindi naman nakapagreklamo ang albularyo ukol sa kanyang plano. Tapatang inilahad dito ni Uno, nais niyang maging isang nilalang na kinakatakutan ng mga aswang sa kanilang lugar. Sa pamamagitan ng paisa-isa niyang pagpatay sa mga ito, lalaganap ang takot ng mga nilalang na yon ukol sa taong naninila sa kanilang lahi. Alam niyang may posibilidad na ikamatay niya ito, pero alang-alang sa mag-inang nagdadalang tao sa kanilang mga supling, wala siyang pagpipilian. Ayaw na kasing mangyari ni Uno ang sinapit ng kanyang asawa nang sa gayoy wala ng padre de pamilya ang tumulad sa kanya. Matapos naman yung marinig ng albularyo, agad naman yung tumayo at dali-daling tumungo sa isang silid. Pagbalik nito, bit-bit na nito ang isang baul na dahan-dahan naman itong binuksan sa kanyang harapan. Pagsilay niya sa loob, doon tumambad sa kanya ang isang panyo na punong-puno ng mga dasal. Ayon sa albularyo, bago siya umalis sa kanyang tahanan, dasalan niya yon ng 21 beses habang dahan-dahan itong itinatali sa kanyang bisig. Kinakailangan niyang maniwala sa gamit upang hindi siya nito iwan sa oras ng panganib. Dagdag pa ng albularyo na, kapag naitali niya na ito, magsuot siya ng kulay itim na damit at pantalon. Lagyan niya din ng uling ang kanyang pagmumuka, maging ang kanyang mga kamay. Gawin niya ito nang sa gayoy hindi tumalab sa kanya ang matatalas na mga mata at pang-amoy ng mga aswang. Naniniwala kasi ang albularyo, mas lalong hihigpit ang depensa nito dahil sa nangyari sa dalawa nilang kauri. Kapag hindi nagtangan ng kahit anong gamit itong si Uno, maaari niya yung ikasukol at ikamatay. Ayaw naman yung mangyari sa kanya ng albularyo, gawa ng napatunayan nito ang kanyang malinis na hangarin. Matapos yung mailahad sa kanya, dali-dali naman siyang umuwi upang maghanda. Makalipas lamang ang ilang minuto, kasalukuyan na siyang nananalangin habang tinatali sa kanyang bisig ang panyo. Pagmulat ng kanyang mga mata, agad naman niyang hinasa ang talibong hanggang sa makuha na niya ang angkop na talim nito. Hindi pa man sumasapit ang 8:00 ng gabi, kasalukuyan ang binabagtas ni Uno ang talahiban. Wala siyang ibang iniisip noong mga oras na yon, kundi ang kamatayan ng mga aswang. Maya-maya pa, bahagya naman siyang natigilan nang makarinig siya ng kakaibang huni sa paligid. Pagsilay niya sa unahang bahagi, doon tumambad sa kanyang mga mata ang 2 kalabaw na merong tig-aapat na sungay. Alinsunod sa paalala ng albularyo sa kanya na pagtanto niyang aswang ang mga nilalang na kanyang nakita. Lumipas pa ang ilang minuto nang mapansin niyang hindi umaalis ang mga ito. Dahan-dahan naman siyang gumapang papalapit habang patuloy yung pinakikiramdaman.
Pagdating niya sa likurang bahagi ng mga aswang, walang habas naman niya yung pinagtatataga sa leeg, sabay takas sa lugar na yon. Halos minuto lang noon ang pagitan nang makarinig siya ng pag-atungal sa paligid na sinunda naman ng mga alulong ng aso. Dahil sa kanyang mga narinig, doon niya napagtanto na merong nakatunog sa kanyang ginawa. Bagaman inaasahan niyang maglilibot ang mga nilalang na yon, hindi pa rin siya nagpatinag. Dahil sa pagiging tuso at matalino ni Uno, kung kaya't lahat ng mga naiisip niyang maaaring daraanan ng aswang ay matyaga niyang binantayan. Wala siyang pakialam kung 5 o 10 man ang dumaan, basta ang mahalaga sa kanya, mapaslang niya ang mga ito. Sa pagpapatuloy ng kanyang pag-aabang, doon niya nasilayan ang 3 dalagang naglalakad na animoy aligaga at hindi mapakali sa kanilang dinaraanan. Paglagpas ng mga ito sa kanyang pinagkukublian, pasimple naman niya yung sinundan habang dahan-dahang binubunot ang kanyang talibong. Nang magkaroon na siya ng sapat na layo sa mga ito, agad naman niya yung pinagtataga na siyang naging sanhi ng mabilis nitong pagkamatay. Sa sobrang talim noon ng kanyang armas, ultimo ang katabi nitong dalaga, hindi na nagawang makasigaw pa. Bago pa man kasi yun makaatungal, nagawa ng mahiwa ni Uno ang puwak nito. Matapos niyang paslangin ang 3, patuloy naman siyang umusad hanggang sa marating na niya ang isang liblib na lugar kung saan meron doong malaking bahay na nakatirik. Habang pinagmamasdan niya ang lugar na yon, mariin naman niyang pinag-isipan ang mga susunod niyang plano. Pagtungtong ng hating gabi, pasimple naman siyang bumalik sa kanyang tahanan. Sa mga sumunod pang araw, nagpatuloy ang pag-atake ni Uno hanggang sa hindi naglaon, nagawa na niyang malipol ang isang angka ng mga aswang. Dahil sa kanyang ginawa, kung kaya't nagkaroon ng alitan sa pagitan ng albularyo at ng mga ito. Hindi naman napatunayan ng mga aswang ang kanilang pambibintang sa kadahilan ng wala silang maamoy sa kahit na sinong albularyo na may gawa sa pagkamatay ng kanilang mga kauri. Matapos namang mapagtanto ng albularyo na may mabuting epekto ang ginagawa ni Uno, kung kaya't patuloy niya yung sinuportahan ng mga gamit. Sa pagdating ng puntong humina na ng humina ang kanilang mga kalaban, doon na sila nagsagawa ng hakbang para wakasan ang pananatili nito sa kanilang lugar. Lahat ng mga albularyong yon ay hindi mapigilang humanga sa kanyang ginawa, gawa ng sa dinami-rami nila roong may mga malalalim na lihim na karunungan, ni isa sa kanila hindi nagkaroon ng lakas ng loob para makipagpatayan sa mga aswang. Sa halos hindi mabilang na papuri na natanggap noon ni Uno, nanatili pa rin siyang seryoso sa kanyang sinumpaang plano. Hanggat hindi pa tapos ang kanyang ginagawa, hindi niya sinubukang magpakakampante. Kung kinakaya noon ang katawan niya na huwag matulog sa loob ng 3 araw, malugod niya yung ginagawa. Gabi-gabi din noong nagpatuloy ang kanyang pagsalakay na siya namang nagbigay ng takot sa mga aswang. Ang iilan sa mga itong wala ng planong lumaban, napilitang lumipat sa ibang lugar para makaiwas sa kanyang galit. Gayunpaman, sa kabila ng kanyang mga ginawa, meron pa ring mangilang-ilang natitirang handang makipaglaban sa kanya. Sa tulong ng mga albularyong sumama sa kanyang hangad, hindi na naging mahirap para sa kanila na magapi ang kabuuan sa mga ito. Sa loob lang ng 1 buwan, nakayanang lipuli ni Uno ang lahat ng mga nilalang na naninirahan sa kanilang baryo. Maging ang mga mambabarang at mangkukulam ay hindi nakaligtas sa kanyang galit. Nang malagay na sa katahimikan ang kanilang lugar, nagdesisyon ang albularyo na siya ang magiging tagapaghalili nito. Taus-puso naman yung tinanggap ni Uno sa paniniwalang sa pamamagitan ng kapangyarihang yon, hindi na mauulit ang masalimuot na nangyari sa kanyang mag-ina. Magmula noong naging albularyo siya, ni minsan hindi niya nakalimutan ang kanyang asawa.
Yun din ang kanyang naging lakas kung bakit kinakailangan niyang magpatuloy sa larangang yon at buong lakas na makipagbaka sa kanyang mga kalaban. Pero alam niyo ba na kahit ano pa man ang katayuan noon ni Uno, hindi niya malimut-limutan ang pinag-ugatan nito. Alam niya na kung hindi namatay ang kanyang mag-ina, wala siya sa ganoong sitwasyon. Naniniwala din si Uno na dahil wala nga siyang alam pagdating sa mga lihim na karunungan, kung kaya't ang naging tawag sa kanya ng mga albularyo noon ay ordinaryong tao na manlulupig ng mga aswang. Okay, opinyon ko sa kwento. Medyo malalim yung term na manlulupig, no? Pero parang predator siya ng mga aswang. Ganun yung ibig sabihin nun. Masasabi ko lang dito na pwede naman pala, eh, no? Na maging manlulupig o mamamatay ng aswang ang isang ordinaryong tao. Pero, dapat may basbas ka ng isang magaling na albularyo. Kasi kung wala ka niyan, eh baka unang aswang pa lang, tigok ka na. Diba? Pero ang nakakapagtaka lang, yung sa unang dalawa niyang nakaharap, nataga niya, eh, no? Siguro ang tanong ngayon, hinasa ba to ni Uno sa kung anong bagay na pangontra sa aswang? Pwedeng ganun, eh. Kasi kung ordinaryong talibong o tagalang to na hinasa sa ordinaryong panghasa, hindi yung tatalab sa aswang. Alam naman nating lahat yun. Siguro tumalab man, masugatan mo, pero yung tatagos sa katawan tapos mapapatay mo pa? Hindi, eh. Siguro aksidenteng nahasa to ni Uno sa kung saan man, di ba? Tapos ang napansin ko rito, ang galing ng albularyo, sobrang tuso niya. Diba, ginamit niya si Uno, binigyan niya ng kung ano-anong supply tulad ng malakas na panyo, siguro binigyan rin to ng mutsa o mga kakaibang dasal, eh, na ginagawa niya yon para unti-unti nga namang mabawasan yung aswang sa lugar nila. Tapos nung konti na lang, nung feeling na itong albularyo na kayang-kaya na nilang ubusin yung aswang na sila-sila, eh ginawa nila yon. Yun ay sa tulong ni Uno. Diba? Pero kung hindi nangyari to sa pamilya ni Uno, kung hindi namatay yung mag-ina niya, eh malamang sa malamang siguro hanggang ngayon, napakarami pa rin aswang dyan sa lugar na yan. Pero yun nga, ang talino ng albularyo, ginawa niyang advantage yung pagkakaroon ni Uno ng sama ng loob sa mga aswang. Kaya masasabi ko, sobrang ganda ng kwento na to. Pero kayo pa rin, kung may opinyon kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang, hanggang sa susunod na kwento. Salamat.